date yung mga boss ko. So ngayon, date ko yung sarili ko. Kumain ako sa, nag-order ako ng food sa Burger King. Worth of 12 dirhams, meron na siyang hamburger, tas petong drinks. At saka yung French fries. Para lang talaga sa isa. Para sa nag-iisa. Pero guys, samahan niyo po ako. Sa lahat ng subscribers ko, sa lahat ng maniniwala at sumusuporta po sa akin, sa mga mentor ko, sa mga hindi nag-iiwan, sa mga team couple, at saka sa ano ko bang isang kong team? Nakalimutan ko, Boss Eric. Kamusta po? Salamat. Ikaw yung unang mentor ko. Kwento pala ako. Kanina ng church ako. Dapat attend ako ng mass. Kaso wala palang mass. Kasi may kasalan. Oh my God. First time in my life talaga nakasaksi ako ng yung nakita ko talaga yung babae na ipinasal. Naglalakad siya. Wala. Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, hindi ako matatagal na ito. Naiyak ako. Hanggang ng doon sa may altar nang sinalubog na siya ng groom. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kasi sabi ko, hindi ko kilala. Hindi ko naman kilala yung kinasal. Pero naluluha ako. Sabi ko, bakit ganun? Ganun pala ang feeling. How much more pag ikaw na yung nakasuot ng ng tao? Ayos ka na ako nun. Tsaka nagmamarcha ka. Ano kayang pakiramdam mo, Diyos ko? Tapos, iniisip ko, imagine mo, what if ako yan dyan? Ang naglalakad niya. Para akong loka. Masiraan ng bait. Kaya hindi ako nakatagal. Lumabas ako na. Sabi ko, sakit sa dibdib pala. Pero hindi ko talaga kilala ang kinasal. Umasok lang ako sa church kasi dapat nga pagsimba ako Wala palang mas. Ginawa ko, lumabas ako at saka nag-candle lighting na lang. Kasi kahapon, ang pasok ko is night shift ako paggabi kasi nag-dinner yung mga ama ko. So doon na rin ako natulog sa kanila. That's early in the morning at around 7:30. Umalis na ako sa kanila, umuwi na ako sa bahay ko.
pala po mag-isa ka lang. Wala man lang may ano. May tumabi sa akin dito. Tapos pagdating ko sa room ko, ano lang, yun na, higa na lang. Magpe-play ako ng mga video. Tapos, hayaan ko lang siya. Tapos ako rin, mag-ano, maya't-maya, tulog na. Hindi ko ano ba itong buhay ko. Kind of boring, pero ganun talaga. Dapat mag-i-stay na ako sa Amuro eh. Meron akong room doon, separate sa ano nila, sa bahay nila. Naganda, nasa labas siya. Pero hindi ko talaga alam eh, kasi ang villa nila, napakatahimik doon ng compound na yun. Napakatahimik, kasi parang malayo naman siya sa highway. Naglalakad na ako papuntang metro station sa ano, sa tawag na ito. Internet City Metro Station mula sa bahay namin. 18 minutes po. Ayun, nilalakad ko everyday. Maganda doon. Napakatahimik lang sobra. Sabi ko, kaya ko kaya? Kaya ko kaya itong ano? Kumira dito sa napakatahimik na lugar. Sabi ko, okay naman. Kaso, siyempre pagtahimik ang lugar, marami kang maalala. Maraming memories ang bumabalik. Sabi ko, ako, okay naman kung mag-ano ako, pero baka mamaya babalik yung mga memories na sana yung good memories na babalik. Paano kung mga sad? Ay, crying time na naman, no? Paborito kong puntahan dito sa Borduman Mall. Brand Corless at saka dito sa Food Court. Yun lang talaga. Kasi ang Brand Corless, maganda talaga siya eh. Kasi mga affordable talaga yung ano. Tapos branded pa. Hindi talaga siya mahal. Minsan nakakakuha ako ng ano. Yung mga bag na ano, 9 West. Pero yun, buta 29 lang, 25. Ganun lang pinadala ko sa ano. Mga anak ko sa Pilipinas. Chicken siya na may gulay. Nasarap yung ano sana nila yung tawag na ito. Sana ba yun? So may masarap sila na hamburger. Kaso lang may kamahalan na lang. Valentine's Corless sa inyo lahat. Sa atin lahat, actually. Sa mga single dyan, like me. Hands up tayo. Bye! Love you all!